at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay na lang. Tanay, inakuniya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isama po natin sa misa natin ngayon ang ating mga intensyon para sa ating unang martir na si San Lorenzo Ruiz de Manila. Ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus na Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para kay Jesus Samonte, para sa kanyang kagalingan. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa aklat ng kasaysayan ni Esdras, ginawa ng mga Israelita ang templo o ang bahay ng Diyos. At pagkatapos nito, sila ay nagdiriwang ng Pasko. Pasko ng kanilang kaligtasan mula sa pagkaalipin mula sa Ehipto at mula sa kanilang pagkaalipin sa ibang bansa. Sa ating Ebanghelyo ngayon, sa ni San Lucas, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang magiging bahagi ng pamilya ng Diyos ay ang makinig sa salita ng Diyos at isabuhay nito. Sa buhay natin kung minsan, hindi natin napahalagahan ang mga salita ng Diyos, ang mga turo ng ating Panginoon sa kanyang Ebanghelyo. Kaya dahil sa ating kahinaan at karupukan at kasalanan, aminin po natin ito upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito. Kami, paginapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulata ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubaya nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na Propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni Haring Ciro, Dario at Artaxerxes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ika-anim na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Lebitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero bilang hain naman para sa kasalanan. Naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Lebita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Lebita, kaya sila ang nagpatay ng korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote, at sa mga kapwa nila, Lebita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah.
namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Martes tayo na 25 na linggo sa kanyang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At tayo ay magnilay-nilay tungkol sa pamilya o mag-anak. Dito po sa ating mga pagbasa, ipinapahayag kung paano ang kahalagahan ng isang mag-anak o pamilya. Sa Hebreo, ang salitang mag-anak o pamilya ay mispaka. Mispaka o pamilya ay hindi lang po ordinaryo na nabuklod na tahanan o pamilya. Naroon ang mga magulang, ang aba o tatay, ang ima o ina, at yung mga magkakapatid na ake. Dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, verse 19 hanggang 21, si Santa Maria at ang mga kamag-anak, sapagkat ang mga kamag-anak ay tinatawag po mga kapatid o ake sa Hebreo, ay pumunta sila doon sa Kapernaum. Kung natin pong tingnan, napakalayo po ito. Mga umabot ng isang araw o higit pa ang paglalakad noong unang panahon sa panahon ng ating Panginoong Hesus mula Nazaret hanggang Kapernaum. Pero nagpunta sila, ngunit hindi sila makalapit. Kaya pinasabi ng isa sa naroon na nariyan sila at sinabi naman niya kay Hesus na sa labas ang iyong ina at mga kapatid, ibig sabihin mga kamag-anak. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay kanya pong ipinagtibay ano ang tunay na kahulugan ng mispaka o pamilya ayon sa mga Hebreo. Sinasabi niya, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumupad nito ay siya kong ina at mga kapatid. Si Santa Maria, siya yung ima, siya ang ina. At kung atin pong tingnan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 38, sinasabi ni Maria, mangyari nawa, gaya ng sinabi mo. Ibig sabihin, tunay na ina si Santa Maria sapagkat siya'y nakinig sa salita ng Diyos at tumupad nito.
Kaya para sa ating Panginoong Hesus, hindi yung tinatawag na ordinaryo lang na pamilya o mispaka na dahil naugnay sila sa pamagitan ng mga magulang at mula ang kanilang dugo sa kanilang mga magulang, kaya sila'y pamilya o magkakapatid. Ang kinakailangan ay ang bahagi na espiritual na sila ay tumupad sa kalooban ng Diyos. Sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, ito rin ang ginagawa ng mga tao nung sila ay nabihag sa ibang bansa at salamat sa kanilang mga panalangin, tinulungan sila noon ni Haring Seros at ni Darius at iba pa upang sila ay makabalik sa Israel. At ayon pa sa ating unang pagbasa sa aklat ni Esdras Kapitulo 6, Verso 7 hanggang 20, kanila pong pinaayos ang natayo at pinatayo na templo at nagkaroon sila ng pagdiriwang sa Paskwa. Ang pagdiriwang ng Paskwa ay isang palaala sa tinatawag na Kaligtasan o Independence Day. Kaya ang Paskwa ay Pesak o sila ay pinalaya dahil lumihis ang anghel ng kamatayan, kaya sila'y nakarating sa Israel. At dahil doon, magkaroon na sila ng masaya na pagdiriwang. Kaya po sa ating Salmo 121, masa tayong papasok sa tahanan ng Pong Diyos. Versikulo 1 ng Salmo 121. Sapagkat ito ang kanilang paging bahagi ng pamilya ng Diyos. Tayo rin ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Nazareno. Kakaiba ang ating pagkapamilya sapagkat hindi lang ang pagkinig ng salita ng Diyos. Hindi lang ang pagtupad sa tinuturo ng salita ng Diyos. Tayo ay nagiging bahagi din na pamilya ng Diyos sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay membro ng isang pamilya dahil sa dugo ng ating mga magulang, ang dugo ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang laman na ating pinagdiriwang dito sa Eucharistia, at tayo sama-sama na nakinabang, naugnay tayo ng isang pamilya ng Diyos na kung saan ang ating Aba, ang ating Ama, ay ang Diyos na Ama na tagapaglikha nating lahat. At dahil dito, tayo ay may kakaiba na misyon. Ang misyon natin ay bibigyan ng karangalan o respeto, at ang pamilya ay itulad na isang banal o sagrado na institusyon. Kaya hindi po dapat paghiwalayin sa pamagitan na kung anuman na batas na siyang maghihiwalay sa mga magulang o sa ina at ama at sa mga anak. Dahil hindi na po ginagalang ang pagkabanal o pagkasagrado ng pamilya. Kaya tama yung sinasabi noong tayo ay nagkaroon ng isang plenary council dito sa Pilipinas noong 1991 na ang ating mga tahanan o pamilya ay Ecclesia Domestica, simbahan na maliliit sa tahanan. At walang dapat sisira sa isang tahanan sa pamagitan ng kung anuman na dahilan, economic man o pangkabuhayan, political man o yung mga pangpolitiko na dahilan, o dili kaya pangsining o pangkultura na dahilan, dapat mabuo, mabuklod na nagkakaisa
ang isang tahanan, ang isang pamilya, upang ating ipahayag sa Diyos na tayo ay tumatalima sa Kanyang mga salita, sapagkat hindi lang tayo nagiging pamilya na nabuo na dahil sa espiritual na dahilan. Dugo ng ating Panginoon, laman ng ating Panginoon, ang siyang ating pinagsaluhan at tayo'y nagiging isa na pinagbuklod sa pangalan ng Diyos, na masigit pa sa pinagbuklod na pamilya dahil sa dugo ng kanilang mga magulang. At dahil dito, una po ang dapat nating gawin ay atin pong igalang ang bawat miyembro ng pamilya. Napakarami at napakaganda ang mga batas na inisagawa sa Pilipinas sa proteksyon ng pamilya. May proteksyon sa mga kabataan at proteksyon sa mga asawang babae. May mga proteksyon na iba't ibang pagpahalaga sa mga musmos at sa mga kabataan. Napakaganda! Pero tila o marahil hindi natin ito binigyan ng pagpahalaga. Bakit po? Tingnan naman natin kung paano nagkawatak-watak ang pamilya at mga tahanan. Hindi pa nga ito nabuo ng tunay sapagkat napakalaki ang tinatawag na cohabitation na porsyento sa Pilipinas na kung saan hindi nagkaroon ng kasal na siyang magpapabanal nito. Mayroon pang matindi na hidwaan at pagkawatak-watak sa mga tahanan at pamilya dahil sa mga bisyo na ipinalaganap dito sa Pilipinas. Bisyo na kung saan hindi lang sa ordinaryo na mga sugal, na mga inuman, mayroon pang druga, at mayroon ngayon na tinatawag na bisyo ng internet na magkaroon ng sugal sa tinatawag na pogo o mga tinatawag na pagkakaiba na bisyo sa iba't ibang klase ng tinatawag na bisyo ng cyber o internet o social media na mga paraan. Kaya kinakailangan tayong tumingin sa pinakabatayan ng ating sambayanan. Para sa mga Hebreo, gaya ng mga Pilipino, ang pamilya ay siyang tunay na batayan sa lipunan. At dahil dito napakahalaga ang pamilya, ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, na maaga pa, ang mga bata ay dapat kilalani na ang kanilang paging bahagi ng pamilya. Kaya kapag ka sila'y naroon na sa pagka edad ng 17 o 18, ay sinimula na ng ugnayan ng mga pamilya upang kanyang ipaghanda ang kanilang mga anak na mabuklod ng isang pamilya. Bago ang Sabat o araw ng pahinga sa atin parang araw ng Panginoong Diyos, sa Biyernes pa lang, sapagkat ang Sabat ay sa panahon ng kasunod sa Biyernes, alas 5:30 pa lang ng hapon, nagkakatipo na ang lahat ng miyembro ng pamilya at ang mga kabataan ay naroon na upang ipahayag gaano kahalaga ang pagkakaisa sa bawat tahanan, upang ipahayag gaano may pahayag ang pagmamahalan sa pamilya na sila'y magdiriwang ng Sabat o araw ng Panginoon. Simula pa ng alas 5:30 ng araw sa Biyernes upang ang araw ng kasunod na araw ng Diyos, ay siyang araw para sa tunay na pagpupugay, pagpupuri, panalangin, pagsamba kay Yahweh na siyang sentro ng pamilya.
tayo ba sa ating mga tahanan ngayon? Nasintro ba tayo sa Diyos? O ang sintro natin ay ang social media? Na mas mahalaga pa ang telebisyon sa loob ng tahanan? O dili kaya ang bawat computer at mga cellphone na siyang tinitingnan sa paglalaro at kung anong mga ginagawa na mga apps at nawala na tayo sa ugnayan sa Diyos, napalayo na sapagkat kuminsan walang altar, ngunit may TV. Kuminsan may altar na pakaliit lang, mas malaki pa ang television set na roon sa bahay. Mayroong altar pero walang tumitingin sa may altar sapagkat lahat ng mga mata ay nakatutok at doon na-focus sa TV o dili kaya sa computer o dili kaya sa mga cellphone. Panahon na na ating tingnan, ang bawat tahanan ay mahalaga. Ang bawat pamilya ay banal. At ang bawat pagbubuklod ng batayan ng ating sambayanan na pamilya ay dapat nating pahalagahan sapagkat ang ating Panginoon ay suma sa atin na salita ng Diyos na pumasok sa pamilya ni San Jose at ni Santa Maria upang ipakilala sa atin mahalaga ang pamilya ng Diyos. Lalo na ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitlo 8, Beso 21, ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay siyang ina at mga kapatid ko. Kapatid natin ng ating Panginoong Hesus, hindi lang sa dugo ng ating likas at pita ng laman, dugo na banal na ibinuhos ng ating Panginoon sa krus, laman na naghihirap, nagpasa ng krus upang tayo'y magkakaisa na pamilya ng Diyos. Sa isang ama, walang iba kundi ang Diyos na nagmahal sa atin ng tunay. Ipahayag natin ang pagmamahalan sa at isa sa bawat tahanan, naway madama natin ang tunay na pag-ibigan at pagmamahalan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Ama nating lahat. Amen? Puray natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid ang pag-aral, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panununtunan sa pagnais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral at atin pong sasabihin, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo.
Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pangitan ng aming panampalatayang ipinahahayag sa mabuting gawain. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin ni Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may panampalatayang matibay ay aming ganapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapalingan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sinumpay sa kalangitan, kami nagbumini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ang banal, ang makaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang managad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
O sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ngayon lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Cosme, ni San Damian, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, ni San Roque, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos, sa turo ni Jesus na payo natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kawepaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. In the presence of her.
As we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, graced and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring this fruit to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo. That is shown, we will build a kingdom together. The love of Christ given to all. Ang katawan ni Kristo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan na tulungan upang ang aming tinanggap ay siyang nawang umiral sa pamuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubo sa aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yun pong wala pang leksyo divina para sa pong Jesus Nazareno. Available po ito, 130 pesos po bawat kopya sa doon po sa Information Guard. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Namanan ni Jesus Nazareno. Kay manaugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong o nagbigay ng donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahihirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Mahalaga po ang pamilya sapagkat ang tibay o ang katatagan ng sambayanan ay depende sa tibay at katatagan ng pamilya. Ang katapatan sa bawat pamilya ay katibayan at siyaring batayan ng katapatan sa ating pagtugon sa panawagan ng Diyos para sa ating lahat. Kaya po, salamat po sa lahat na nagpapatibay, naging matapat at nagmamahalan sa pamilya. Palakpakan po natin ang lahat na dahil sa ating debosyon sa ating poong Jesus Nazareno, tayo ay naging matibay na pamilya ng Diyos. Ulitin ko po, tayo ay matibay na pamilya ng Diyos. Naway dalhin ninyo sa inyong mga bahay ang katibayan nito sa pamagitan ng pagmamahalan sa loob ng mga tahanan. Ngayon na po ang pasbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyagwas na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan ni Manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga alam, imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangiringang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.